Ayon sa kasabihan, walang permanente dito sa mundo. Maaaring lagi na natin itong naririnig, pero marami na rin namang nakapagpatunay sa kasabihang ito. Halimbawa na lang ang nangyari sa buhay ngayon ng veteranong aktor na si John Regala. Nitong mga nagdaang araw nga ay naging viral ang aktor simula nang matagpuan siya ng isang Grab rider sa Pasay na nanghihina at nahihilo. Makatapos naman mag-viral ng post na iyon ng Grab rider ay tinulungan naman si John ni Idol Raffy Tulfo at binigyan siya nito ng 100,000 pesos. Sa programa ni Idol Raffy ay doon din napag-alaman na may malubhang sakit na pala sa atay si John Regala. Ito daw ang dahilan kaya halos 15 araw na siyang hindi nakakakain. Kasabay na din ng kawalan ng panggastos para sa araw-araw na pamumuhay. Alam naman ng lahat na isa si John sa pinakasikat na action star noong 80s hanggang 90s. Ang mga magulang niya ay mga sikat din na artista noong kapanahunan nila. Unang nakita sa telebisyon si John Regala sa show ni Kuya Germs noon na Dad's Entertainment. Lumabas siya sa nasabing programa mula 1987 to 1989. Ang ilan sa halos daan-daan niyang pelikula ay ang The Life Story of Julie Vega, Mga Anghel na Walang Langit, at isa sa pinakatumatak sa lahat ay ang pagganap niya bilang si Totoy Golem sa pelikulang Manila Kingpin na Buhay ni Asyong Saloka. Matagal na wala sa industriya si John, huli siyang napanood ay nang bigyan siya ng pagkakataon ni Coco Martin na mapabilang sa Ang Probinsyano. Mula sa marangyang buhay niya noon, kitang-kita na ang paghihirap ngayon ng aktor lalo na sa kalagayan ng kanyang kalusugan sa ngayon. Isa sa mga dahilan kung bakit nga ba naghirap si John Regala ay dahil sa pinagbabawal na gamot. Iniwan siya noon ng kanyang pamilya dahil nalulung siya sa droga. Hindi na rin siya tinulungan ng kanyang mga kamag-anak simula nang siya ay maghirap na. Ayon din sa ilang reports, halos 13 taon din nalulong si John Regala sa bawal na gamot. Kaya unti-unti ay naubos ng lahat ang kanyang mga kinita noong siya ay sikat at malakas pa.